Hello mga kabuddies, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jaya. Bella. Yo, retake, retake! Ay, hinarangan na. Nakaharang yung balahibo ni ano, tingnan mo. Natatakpan ako. 1 eternity later. Hello mga kabuddies, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jaya and for today's vlog ay i-share ko sa inyo kung paano gumaling yung 5 aso ko sa distemper. And ano-ano nga ba yung mga sign nito at paano natin ito maiiwasan. Pero bago yan, dahil bago lang ang aking YouTube channel, i-like na yan at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe para kad upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. So ayun mga kabuddies, pag-usapan muna natin ano ba ang distemper. Ang distemper mga kabuddies is isang sakit ng aso na kung saan ay delikado at kung minsan ay ito'y nakakamatay. Ano-ano nga ba ang sign nito? I-insert ko na lang po sa video ito yung video ng isa kong alaga na kung saan ay hirap na po talaga siyang makahinga. Shush! Okay. Ayan mga kabuddies, nakita nyo naman po yung video. Talagang akala ko hindi na talaga siya makakasurvive. Kasi kung mapapansin nyo, talagang naiiyak na ako dun. Madaling araw po kasi yun eh. And then kinabukasan, ayun nga po, madaling araw po yun. And then wala kaming, hindi ko alam kung may bukas na vet that time. Kinabukasan pa po namin siya nadala. And then, lumabas po sa result niya. Siya po kasi yung una nakitaan namin ng sintomas. Lumabas sa result niya na level 3 na siya sa distemper. May iba't iba po kasing level po yun. May level 1 hanggang level 6. And then, pag level 6 ka na, parang ayun na yung talagang pinaka worst sa lahat. Na parang 50-50 na po talaga. Buti na lang naagapan pa. Level 3 pa lang po siya. And then, nalaman ko na yung distemper po pala is airborne. Kumbaga, madaling mahahawaan din ng ibang aso sa pamamagitan lang ng hangin. Dahil nasa iisang bahay lang po sila, sabi ng vet, dalhin ko rin daw po yung 4 na aso ko. At panigurado is, meron na rin daw po sila. Kahit sinabi ko po na wala akong sintomas na nakikita, hindi ko sila nakita na hirap huminga, or minsan parang hindi ganun kalala kagaya dun sa pinakita kong video kanina. And then, ayun na nga po, nung dinala ko na po yung 4 na aso ko is, sadly, nalaman ko po na lahat po sila is positive din po sa distemper. At yung isa pa po is, sa kasamang palad po, is buntis. So, nag-decide po kami na ituloy yung gamot niya, pero pwedeng maagas daw po yung dinadala niya. At nangyari naman po yun. Pero okay na rin po at nasave po namin yung buhay niya. Ngayon naman po, pag-uusapan natin is, ano nga bang mabisang gamot o ano yung ginawa namin para gumaling yung mga alaga kong aso? Ayan mga kabuddies, itong lahat ng gamot na ito, ito yung mga ginamit or mga nireseta sa akin ng vet ng mga aso ko. And masabi kong talagang gumaling sila dito. Pero ano mga kabadis, disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi na itong mga ipapakita ko po sa inyo is bilhin nyo, nakikitaan nyo po ng sintomas nyo yung maalaga yung aso. Kasi ito pong lahat na to is nireseta po sa akin at nakadepende po yung ipapainom sa kanila. Depende po sa level ng distemper nila. Kaya kung mas okay na rin po na mismong vet po yung magbibigay po sa inyo. Pero mga kabadis, bibigyan ko na lang po kayo ng sample ng mga pinainom po sa kanila. Ito naman po, mong dextrose, hinahalo ko po ito sa tubig ng mga aso ko.
baka sa mga next na vlog ko po is ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito pinapainom sa kanila. Kasi kahit po walang distemper, makakatulong po ito sa immune system po ng ating mga alagang aso. Ganyan po itsura niya. Yan. Ay, mag-focus. Ganyan. Yan, mga kabadis. Iba-iba na po kasi ito. Ito naman po, Betoflex naman po. Ginamit po ito ng large dog po namin. Ito po yung antibiotic niya. Capsule po siya. Iba po kasi sa kanya eh. Kaya nga po nasabi ko, mga kabadis, nakadepende sa bigat ng aso natin nung i-reseta po ng vet. Ito naman po, bromhexine, para po sa mucolytic po ng aso to. For mucolytic. Kaya po itsura niya. And then, monodox. Ito po yung kadalasang nire-reseta po sa mga aso kasi antibiotic po siya. Ayan. Guifenicin. Ganyan, ganito lang po yung mga sample, mga kabadis. Ayan po. Immunol. Ginagamit din po sa buntis for immune system ng aso. At eto, mga kabadis, iron aid. Hindi po ito kasama sa nagpagaling sa mga aso ko sa distemper. Kasi meron po akong isang aso na nagka-problema po sa dugo niya. Habang meron po siyang distemper. Ito po yung sample niya. And then, mga kabadis, kung mapapansin nyo, iba-iba po yung price nito. Hindi ko na po maalala kasi yung iba. Pero pinaka nagtatak sa utak ko kasi pinakamahal, napakaliit. Bioseed. 1,000 plus po siya. 1,080. Parang naging vitamins na po ng mga alaga ko. For immune system po. Yan. Masasabi kong isa siya sa reason din kung bakit gumaling yung mga alaga ko sa distemper. O, yun yung mag-focus. O, yun. Bioseed po. Yan. Yan po itsura niya. Grabe. Ilang beses ko po ito pinainom. Ilang po sila? 5. So, siguro mga nakasampung ganito po ako. 1 month po kasi silang nag-undergo po ng sakit nila, nagpagaling. Yes po, ito po. Ayun, mga kabadis. Ito yung mga sample ng mga gamot. Hindi ko na siya iisa-isahin. Baka sa next vlog ko na lang. I-explain ko sa inyo kung para saan itong mga gamot na ito. Yan, iba-iba po yan. Meron po for vitamins. Ito yung kanilang mga sinabi ko, dextrose. Ito naman po, cream pagka may sugat po yung aso nyo. Ayan lang po. Pang deworm. Ako na po kasi nagde-deworm sa kanila. Para mas nakakatipid din. Ayan po, mga panlinis sa tenga, sa mata. Antibiotic. Maganda kasi, mga kabadis, pag may nakaredy ka ng ganito, kung may alaga kang aso. Kasi, what if kung tawag dito, emergency, madaling araw na, para maagapan po agad. Maganda na may nakaredy kang gamot sa sipon. Yun po, mga kabadis. Ayun, mga kabadis. Bukod dun sa gamot po pala, is nagpapa-inject din po yung mga alaga kong aso. Tatlong beses po yun magkakasunod ng kanglog B para mas lumakas po sila at matanggal yung distemper po sa katawan nila. Mag-i-insert po ako ng video dito na dumating sa point na kami na po yung nag-inject sa kanila kasi po mag-holiday po noon, sarado po yung vet. And no choice po kami, kundi tinuro na lang po sa amin ng vet po nila kung paano po yung tamang gawin. Ayun, mga kabadis. Ayun, bali yun yung sample ng video na tinuturukan namin, ini-injectan namin ng kanglobi yung alaga namin aso. Tinuro naman po sa amin ng maayos ng vet yun, so masasabi kong safe po yung ginawa namin. And then, kung tatanungin nyo naman ako, mga kabadis, kung magkano yung inabot ng ginastos sa 5 aso ko habang nagpapagaling sila ng distemper, malaki na rin po talaga sobre. Pero naipo ko po lahat ng resibo dito. Ito po, ganyang kalami. Sobrang dami niya. Wala pa po yung iba dito. Ito. Ito po. Ang dami. Then, yung gumaling na po sila, kinaunt ko po siya lahat. Iba pa po yung mga pamasahe, yung mga pagkain na nereseta for recovery food. Inabot po ng humigit ka mulang 80,000. Mga ganyan po siguro. Kung tatanungin yung kumakabadis, hindi po ako mayaman, kaya nagastusan ko po ng gano'n ng mga aso ko. Gaya nga po na sinasabi ko sa inyo,
nag-oy po kasi ako pagdating sa kanila. Kaysa po mag-iiyak-iyak po ako at the end of the day, talagang nanghiram po ako ng pera. Nangutang ako kung saan-saan. Buti na po may isang taong nagmabuting loob na pinahiram po ako ng pera na walang tubo. At nagpapasalamat po ako sa kanya, kaya lahat po ng aso ko is gumaling. Ayun mga kabuddies, bibigyan ko naman kayo ng tips para maiwasan na hindi magka-distemper ang mga alaga nating aso. Isa na rin po sa reason, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit naman po nagka-distemper ang mga alaga kong aso. Lesson na po to sa akin. Meron po kaming isang bagong alaga, si Kali. Ito po yung picture niya. Isa po siyang pug. Bali, nung December lang po siya dinala sa amin. Hindi ko po alam na may distemper siya. At ano po siya, asymptomatic. Parang may sipon lang, hindi ganun kalala kagaya ng kay Doggy, yung pinakita kong video kanina. Ang pinasama po kasi is hinalo ko po kagad siya sa mga aso ko dito sa bahay. Kaya po, kumalat po yung sakit. Lahat po sila nahawa. Dahil nga po, gaya ng sabi ko, ang distemper is airborne. Dahil magkakasama siya sa isang bahay, mahawa at mahawa po talaga lahat sila. Para siya COVID eh, mayroong symptomatic, may asymptomatic. Kaya kung once na nagkaroon po ang isa sa inyo, isa sa alaga nyo ng distemper, panigurado, lahat po ng nakasama niyang aso is meron na rin po. Ayun, isa rin po yun sa mabibigay ko po sa inyong tips. Pag may bago po kayong aso, huwag nyo po muna isasama, ihiwalay nyo po muna, and then, observe lang po. If nakita nyo pong okay siya, tsaka nyo po siya ihalo sa iba nyo pong alagang aso. And isa pa mga kabuddies, kung may pera naman po kayo at magdadala po kayo ng bagong aso sa bahay nyo, much better po na ipa-check up nyo po muna para makasigurado po kayo na yung dadalhin nyo pong aso sa bahay nyo is safe, malinis, at wala pong sakit. And then mga kabuddies, isa rin is yung pagpapalakad sa mga aso, sa alaga nating aso. Ako kasi bihirang-bihira po akong magpa-walk ng alaga kong aso. Hanggat maaari nga po is simula nagka-distemper po sila. Bago ko po sila ilabas sa mga cage nila is talagang naglilinis po ako ng sahig. Bago po sila magtatakbo-takbo. Kasi baka mamaya, carrier po ako, may natapakan po ako na dinaanan ng aso may distemper at nadala ko po sa bahay namin. Or parvo, hindi po natin masasabi eh. Kaya dapat po, bago niyo po palakarin ng aso niyo, is make sure niyo po yung bahay niyo po is nalinisan niyo po mabuti. And lastly mga kabuddies, yung nalaman kong gumaling na, siguro almost 1 month, nalaman kong gumaling na yung mga alaga kong aso sa distemper. In-advise kami ng vet nila na linisan yung buong bahay hanggat maaaring mag-spray kami. As in talagang lahat ng pinagdaanan nila, lahat ng ginamit nilang gamit, laruan nila, cage nila, is talagang winash out namin, linis kung linis talaga. Para pag habang nag-recover sila sa sakit nila, kahit magaling na po kasi sila, maaaring bumalik po yung sakit nila. Kung meron pa rin pong bakterya, yung bahay na pinagtitirahan po nila. Mga kabuddies, bigyan ko na rin kayo ng advice. Hanggat maaari po sana is, mas maganda, binibigyan po natin ng tamang vitamins sa mga alaga nating aso. And then, sana kumpleto rin po sila sa bakuna. Kasi, pag complete vaccine po sila at nabibigyan po natin ng tamang vitamins, mas malakas yung chance na maiwasan silang mahawa sa sakit. Ayan mga kabuddies, ito po si Kali. Siya po yung bago naming aso. Sorry po, sobrang hyper niya kasi nakakulong lang po kasi siya ngayon sa cage. Hanggat maaari, hindi ko pa po siya pinapalabas. Ginagawa mo! Dahil nga po, hindi pa po kompleto yung vaccine niya dahil 5 months pa na po siya. Ongoing process na po. Yan, sobrang hyper niya. Kata ko po sa inyo, sobrang hyper. Napakagaling niya na po. Wow! And mga kabuddies, napansin ko rin kasi yung unang dating niya. Sobrang ano, nagtataka kami, hindi siya tumatahol. Yung pala may distemper siya. Ang tahitahimik niya, akala ko tahimik na aso lang. Parang tao may tahimik. Yung pala, meron na siyang sakit. Buti na lang, ganito siya ngayon. Sobrang kulit na at magaling na. Oh, baka umihi ka na ko. Yan. Ay! Iyata! Ayan. Aray ko po, hindi ako makapag-outro. One eternity later.
So, ayun mga kabuddies, sana po ay may natutunan kayo sa mga binahagi ko po sa inyong pinagdaanan namin ng mga aso ko. And kung may tanong po kayo at suggestion, comment down below lang po mga kabuddies. Hanggang sa muli po, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. See you guys on my next video. Bye! Ang kulit mo, Canine!